Now, in problem number 10, we have a hot fluid is being conveyed through a long pipe of 4 cm outer diameter and covered with 2 cm thick insulation. It is proposed to reduce the conduction heat loss to the surroundings to 1/3 of the present rate by further covering with the same insulation. Calculate the additional thickness of insulation. So in problem number 10, meron tayong pipe with a diameter of 4 cm. So, yung D1 dito sa figure is equivalent to 4 cm. Then, it is covered with an insulation which is 2 centimeters thick. Okay. So, ito yung unang situation. Meron tayong pipe, may cover na insulation. Ang gustong mangyari doon sa problem, ma-reduce yung conduction heat loss to 1/3 of the present rate. So, ibig sabihin, yung bagong heat loss is 1/3 nung original na heat loss. And para mangyari yon, nag-install ng dagdag na insulation. At yun ang pinapahanap sa atin. Gaano kakapal yung insulation na idadagdag? At sinabi doon sa problem na yung insulation ay gawa sa same material na ito. Okay, so ang pagbabasahan natin doon para ma-solve is itong ating equation na ito. Yung Q na bago is equivalent to 1/3 ng Q nung original. Now, ano ba yung Q na original? Yung Q na original is ito. Nung isa pa lang yung insulation, nung isang layer pa lang. So, meron tayong D1, may isang insulation. Ibig sabihin, homogeneous, cylindrical wall. At ang formula natin kapag homogeneous is delta T divided by ln ng D2 over D1 over 2 pi KL. Okay. Then, ano naman yung Q nung nagdagdag ng panibagong insulation? So, ito example na ito is example na ng composite. Kasi mayroon tayong dalawang layers. At kapag composite, ganyan, nakaseries. Kapag nakaseries ang mga layers ng wall, ang sabi ko, ang resistance nun, ang total thermal resistance is equal sa sum ng individual resistances. And alin ba yung resistance natin dito sa cylinder wall? Ang resistance is ito. So, kung kukuhanin ko ang sum, yung ln dito over D1 over 2 pi KL nito plus ln ang diameter nito over diameter na ito over 2 pi KL. Okay? So, isulat ko yun dito, which is delta T over ln ng ito muna. Yung unang insulation is ito. So, ln ng D2 over D1 over 2 pi KL. Yun yung resistance nung una. Plus, bakit plus? Kasi nga po, naka-series. So, sum ng individual resistances. Plus ln ng nito. Ang outermost layer is D3. Outermost diameter. Tapos itong nasa gitna is D2. Para ito yung na-cover niya. Yung insulation na ito. Divided by 2 pi KL. Sabi dun sa problem, yung original, i-cover ng same type ng insulation. So, kung same type ng insulation yun, yung thermal conductivity niya is equal. At ito, pwede natin pagsamahin kasi magkaparehas na K lang naman yun. Ano? So, 2 pi KL, ito na yung LCD niya. Kaya, makakancel na itong buo. Cancel na yung tatlo. Bakit ma'am nakancel yung length? Nakancel yung length kasi isang pipe naman yung binalutan, so isa lang yung length nun. Cancel yung 2 pi, pare-pares na 2 pi, thermal conductivity, kasi nga same material. And yung delta T, magbabago ba yung delta T? Hindi, kasi yung inside, yung T1 dito, hindi naman yun magbabago, kasi yun pa din naman yung pipe, at wala man binanggit sa problem. Tapos, yung ambient temperature natin, yung outside dito, wala din naman sinabi na nagbago. So, ito, cancel natin yung delta T. So, ano na lang matitira? Matitira na lang is 1, dito ko na lang isusulat, 1 over ln ng D2 over D1 plus ln ng D3 over D2 is equal to 1/3 ng 1 over ln ng D2 over D1.
Okay. By cross multiplication, o kaya naman i-cancel na natin itong 1 na nasa taas, mas masisimplify natin siya into ln ng d2 over d1 plus ln ng d3 over d2 is equal to 3 times ln ng d2 over d1. Question. Pwede na ba tayong mag-substitute kasi may d2 d1 so masosolve na ang d3? Mahirap kasi mag-solve kapag yung ating unknown nasa loob ng logarithm. Kaya ang gagawin natin, isi-simplify natin itong equation na ito gamit yung loss ng logarithm. And from the loss of logarithm, kung nare-recall nyo, recall, ang ln ng a plus ln ng b, san equal? Equal yan sa ln ng a, b. Tama? So, kung equal yan sa ln ng a, b, pwede natin yang i-apply dito. Kasi ito, ito yung a natin, tas ito yung b. Then, pwede natin i-simplify into ln ng d2 over d1 times d3 over d2. Okay. Makakancel yung d2. Equal sa 3 times ln ng d2 over d1. Ito, may property din ito. Ito, kapag ka nasa unahan yan, sabihin natin, halimbawa, x ln ng a. Diba, pwede natin itong isulat as ln ng a raised to x. So, ganun din ang gagawin natin dito. Ito, alisin natin dyan. Simplify ulit natin. Ln ng d3 over d1 is equal to ln ng d2 over d1 raised to 3. Okay, so parehas lang yon. Now, para matanggal natin yung ln, e raised to. So, tanggal yan. Ang matitira na lang is d3 over d1 is equal to d2 over d1 raised to 3. Okay. Now, mas madali nang mag-substitute dito kasi wala nang ln. Natanggal na natin. Ang masosolve natin dito is d3. Dahil may d1, yung d2 solvable. So, pag nasolve natin si d3, malalaman natin yung x sub 2, yung thickness. Kasi yun yung tinatanong, yung x sub 2, yung thickness nung pangalawang beses na nag-install ng insulation. Okay, so let us continue. So, ito na yung ating equation. Substituting d3 divided by D1, anong value ng D1? Based from the problem, the diameter of the pipe is 4 cm. So, 4 cm equal sa D2. Ano ang D2? Walang binanggit doon kung ano ang D2. Pero, binanggit yung thickness ng unang insulation. At, ibig sabihin, ang D2 is D1 plus 2 ng insulation. Ano bang value ng insulation? 2 cm din. So, 2. Divided by D1, which is 4, raised to 3. Okay? Makakansa lang yung unit dito. Then, simplifying, makukuha natin si D3, which is, ito, 4 plus 4 is 8, divide 4, 2. 2 cube is 8, times 4 is equivalent to 32 cm. So, si D3 ay 32 cm. Paano natin isosolve ang thickness, x sub 2. So, based from the figure, yan, ito si D1, yung diameter ng pipe. Ito, yung sumunod, D2. Yung sumunod, D3. So, given ang D1, ang x1, ang x2, paano isosolve si D3? Si D3 ay itong diameter na ito, si D2, plus dalawang thickness, x sub 2. Makikita nyo naman yun based sa figure. So, ito si D2, plusan natin ang dalawang thickness equal sa D3. Thus, D3 is D2 plus 2 nung thickness, which is X2. And D3 is 32. D2 is 8. San galing yung 8? Ito po yun. 4 plus 4. 8. Plus 2X2. Solving for X sub 2 is equal to 32 minus 8, 24. Divide 2 is 12 cm. So, ito yung thickness nung insulation na kailangan
na i-install dito para yung maging heat loss is 1/3 nung original. Okay? So, yun yung sagot sa number 10. That's all. Thank you.